Pagpasok nitong bagong taon, hindi na libre ang sakay sa EDSA Carousel. Naglabas na rin ang LTFRB ng fare matrix. Alamin ang reaksyon ng mga pasahero sa unang balita ni Jonathan Andal. Jonathan! Igan, good morning. Sa mga oras na ito ay walang mahabang pila ng mga pasahero dito sa Monumento Station ng EDSA Bus Carousel. Hindi ko alam kung dahil holiday ngayon o dahil may bayad na yung pagsakay sa EDSA Busway. Sa mga oras nito ay marami namang bus na nakapila rito at kahit may bayad na hindi naman sila nagtatagal o nag-iipon ng mga pasahero. Sa observation ko simula kayo na mga 30 seconds to 1 minute yung antayan ng mga bus dito at kay marami o konti yung kanilang sakay ay umaalis din sila agad. Ang pamasahe dito, Igan, ay nakadepende sa distansya. 15 pesos sa unang 5 kilometro, dagdag na 2 pesos and 65 centavos sa mga susunod na kilometro. Halimbawa, kung galing kang Monumento at bababa sa Pitex, 75 pesos and 50 centavos ang pamasahe. Quezon Avenue hanggang Ayala, 33 pesos. North Avenue hanggang Ortigas, 22 pesos and 50 centavos. May 20% discount pa rin sa mga estudyante, anumang araw o oras. Sabi ng mga nakausap kong pasahero, gusto pa rin nilang sumakay sa carousel kahit may bayad na. Mas mabilis at mas madali pa rin daw kasi ito kaysa magpalipat-lipat ng sasakyan. Sabi naman ng mga konduktor, may mga pasahero pa rin nagugulat kapag sinisingil nila ng pasahe. Yung iba lang nangireklamo. Kasi bakit daw dati 30, ngayon 35 na. Sabi ko, tumaas na po kasi may bagong tarifa naman po. Siguro yung medyo babaan na lang yung pamasahe para hindi mabigat. Igan, sabi ni DOTR spokesperson Johnny S. Mundo, pansamantala lang ang suspensyon ng libreng sakay. Ibabalik ito kapag inilabas na ang pondong nakalaan rito sa ilalim ng 2023 national budget. Nilinaw din itong nasa plano pa lang ang usaping isa pribado ang EDSA Busway. Yan ang unang balita mula rito sa Monumento sa Caloocan. Ako po si Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.